Ang ating bansa ay isa lang sa mga iilang bansa kung saan ang sabong ay legal. Ayon sa history, ang laro ng sabong ay matagal nang kilalang pastime ng mga Pilipino kahit noong bago pa dumating ang mga Kastila. Isa na din ito sa naging sources of income ng marami nating kababayan. In fact, ang ating bansa ay nag-host na ng ilang World Slasher Cup Derbies na ginagawa 2 beses sa loob ng 1 taon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, kung saan ang mga kilalang mga breeders mula sa iba't ibang bansa ay nagsasama-sama. Ang World Slasher Cup ay tinatawag din na Olympics of Cockfighting. Ang World Game Fowl Expo noong 2014 ay dito din sa ating bansa ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila. Ang sabong ay ginaganap sa loob ng mga cockpit arena, ngunit sa pagdaan ng mga taon ay umuunlad na ang teknolohiya at maging ang industriya ng sabong ay nagkaroon na din ng mga advancement at nabuo ang e-sabong o electronic sabong, kung saan ang mga mananaya ay hindi na kinakailangan bumiyahe para manood ng sabong sa mga arena dahil nagagawa na nilang maglagay ng kanilang mga bet o pusta gamit lamang ang kanilang mga gadgets. Ang e-sabong ay binuo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nang magkaroon ng pandemic noong 2019, ay isa ang e-sabong sa sumalo sa lahat ng gastusin ng government. Ang e-sabong bill o House Bill 8065 ay prinisinta ni Congressman Joey Salceda para bigyan ng solusyon ang problema kung saan kukuha ng pondo ang ating pamahalaan na siyang gagastusin para sa problemang dala ng COVID-19 pandemic. And it works dahil sa hindi lamang thousands o million of pesos ang pinasok nito sa kaban ng ating bayan, kundi billions. Sa kabila nito ay marami din na naging negatibong epekto ng isabong, lalo na sa mga kababayan natin na nalulong sa paglalaro nito. Dahil sa ang iilan ay nagawa ng gumawa ng hindi magandang mga bagay para lamang magkaroon ng pangbet sa isabong. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagpatigil sa operasyon nito. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang hanggang ngayon ay palaisipan pa ding kaso ng pagkawala ng 34 mga sabongeros. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Ang kauna-unahang na-document na report ay ang pagkawala ni Michael Bautista at isa pa sa Santa Cruz, Laguna. Huli silang nakita na kinuha ng mga kalalakihan habang nakaposas. August 30, 2021 ay isang CCTV footage ang inilabas sa media kung saan makikita ang pagdating ng grupo ng mga kalalakihan sa bahay ng 48 years old na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakita na ang mga ito na lumabas ng bahay kasama si Lasco at madala pang kahon na ayon sa pamilya ay may lamang mga alahas, pera at ilang mahahalagang gamit. Ayon sa pamilya ay nagpakilala ang mga lalaki ng mga pulis at operatives ng NBI at inaresto ng mga ito si Ricardo Lasco dahil sa kasong large-scale estafa. Matapos noon ay kinuha ng mga ito ang ilan sa mga mahahalagang gamit ng pamilya habang sila ay inipon sa living room. Positibong kinilala ng pamilya sila Police Staff Sergeant Darrell Paghangaan, Patrolman Roy Navarrete at Trigel Brosas, nakasama sa mga armadong kalalakihan na pumasok sa kanilang bahay sa San Lucas, San Pablo City sa Laguna. February 6, 2022 ay muling nakatanggap ang mga kapulisan ng report tungkol sa pagkawala nila Edgar Malaca, Alexander Quijano at Atong Sakdala ng mga residente ng Hagunoy, Bulacan. Ayon sa kanilang mga pamilya, ay nagpaalam lamang mga ito na a-attend ng online sabong event sa Lipa, Batangas, ngunit hindi na ang mga ito nakauwi sa kanilang mga tirahan. Makalipas lamang ang ilang araw, ay 2 pa ang missing report ang natanggap ng kapulisan tungkol sa pagkawala ng isang 22 years old na buntis kasama ang nobyo nito. Huli silang nakita noong January 7, 2022 nang magtungo ang mga ito sa isang sabong event sa Laguna. January 13, 2022 ay muli silang nakatanggap ng report tungkol sa 4 na mga sabongerong nawawala
mula sa Manila Arena. At ilang oras lamang ang nakalipas, ay muli silang nakatanggap ng report tungkol sa 6 na mga sabongerong nawawala sa parehong lugar. Ang 6 na sabongero ay residente ng Tanay Rizal na nagtungo sa Manila para umattend ng 6 Cox Tag Derby na gaganapin sa Manila Arena. Ang mga ito ay kinilalang sila John Claude Inunog, James Ibacay, Marlon Ibacay, Rondel F. Cristorum, Mark Joseph Velasco at Ruel Gomez. Nang kanilang tignan ang CCTV footage sa lugar, ay nakita nila convoy ng sasakyan na papalayo sa Manila Arena. Isa sa mga sasakyan, ang Toyota Tamaro FX, ay nakilala na siyang sinakyan ng mga nawawalang sabongero mula sa Tanay Rizal. Ang nasabing FX ay huminto sa Osmeña Highway, kung saan ang isang hindi nakilalang lalaki ay bumaba at lumipat sa kasunod na sasakyan. Isang araw matapos ang kanilang pagkawala, isang unidentified man ang nakita sa CCTV camera ang nagwithdraw ng pera gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa asawa ng ATM card owner, ay mahigit 29,000 ang nakuhang pera sa ATM. January 31, 2022, ang mga pamilya at relatives ng 18 mga nawawalang sabongero ay nagsagawa ng protesta sa Mendiola para manawagan sa mabilisang imbestigasyon. February 8, 2022, ang Philippine National Police ay naglabas ng statement kung saan ay sinabi nila may ilang mga persons of interest na sila na na-identify na may koneksyon sa pagkawala ng mga sabongero. Ito po yung tinatawag na double cross sa labanan. Ang tawag po doon sa term ng mga sabongero ay chope. Pinapanalo nila yung hindi naman dapat manalo para kumita sila at doon sila pupusta sa mananalo. Sa tingin ko sila nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na nagdulot na kung ano man. Ayon sa kanila ay maaaring match mixing ang naging dahilan ng pagkawala ng mga sabongero. Ang match mixing ay isang pandaraya sa sabong kung saan ang kanilang ginagamit na tandang na kanilang ilalaban ay wala sa kondisyon o tinuturo kanila ng gamot bago sila pupusta sa manok ng kalaban. Ito yung tinatawag nila na double cross sa labanan na tinatawag ng mga sabongero na chupe, ayon kay Philippine National Police CIDG Director Ferro. February 17, 2022, ay inutusan ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang pagkawala ng mga sabongero. February 25, 2022, isang social media post ang kumalat kung saan ay nakalagay na may mga natagpo ang katawan ng mga nawawalang sabongero sa Tanay Rizal. Ngunit ayon sa Philippine National Police, ang nasabing mga larawan ay kuha noong February 12, 2022 sa naganap na gendulungan ambush sa Maguindanao at kinundin na nila ang pagpapakalat ng mga peking impormasyon tungkol sa kaso. February 28, 2022 ay nag-file ng Senate Resolution No. 996 si Senator Ronald Bato de la Rosa para iutos sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na isuspend ang operasyon ng e-sabong. Yung resolution, at the same in 2 hours time, nagkaroon na po kami ng sulat referring. At tinanong ko po talaga sa Executive Secretary, Sir, pumayag po ba talaga ang presidente na isuspended ang operations according to the news reports? Ang sabi, at kung sinabi lang po sa amin ni ES yun, isususpende po namin. Kaya lang po, ang sabi po ni ES, ni Executive Secretary, tinanong ko si Presidente John Andrea, ang sabi niya, wala siyang sinasabing ganoon. So paano po ang gagawin namin? Ako ngayon ang sinungaling. Hindi po. Akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. You're making this, ibig sabihin, Secretary Medialdia would like to make me appear na being the chairman of this committee at personally nakiusap kay, nagsabi kay Presidente, ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa okay. Inyo. Pero March 21, 2022, ilan sa mga witnesses ay itinuro sila Police Staff Sergeant Paghangaan at Patrolman Navarrete sa pagkawala ni Lasco noong August 13, 2021. Ang nasabing mga pulis ay pinangalanan ng 4 na kababaihang kamag-anak ni Lasco sa ginanap na Senate hearing. Ayon sa isa sa mga kapatid ni Lasco, ang mga armadong lalaki ay nagpakilalang mga agent ng NBI
at prinisinta ng mga ito ang isang arrest warrant, ngunit tumanggi na magpakilala. Tinanggi naman ng businessman na si Chari Atong Ang ang aligasyon na kaya niya umanong iutos ang pagkawala ng isang sabongero sa halagang 5,000 piso. Boy, boss eh, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchichope. Tapos, ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo, rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Ipaaminin niyo kung sino ang boss. Pagka hindi niya inamin, patayin niyo na. Paano mong nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na boss ay eh. Tumawag sa akin si boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo niyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami. 5,000 isang ulo po. Totoo yan? Sinabi mo yan, Claveria? Hindi po, Your Honor. Boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na rin po pumilit, naisabit yung mga pulis. Alam po. Hindi ko sa inyo lahat ito para mag-guide ng lock. Parang ano na eh, unlucky eh. Parang niyo na na-guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo, conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado, kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka. Maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganun. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Magitotoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi ako, huwag nyo nang kawawa naman ang power, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming ano nga ako eh, mapapaliwanag sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o kung talaga ano, ititigil ko to. Hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin. Pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy dito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pagkaralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi ba niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Pineda, alam ko. Bahala na kayo dyan kung sino man yan. Sige. At pangmahal-libel pa ako. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, sinasabong lahat to. At yeah, lahat for the record, may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin mo, pakisabi na lang yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka? Hindi, may pangalan. Well, para alam natin ang legality, na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung, kasi yeah, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ang conspiracy? In trial by publicity. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihan ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, sir. We are recommending for the... Kasi sinabi mo mga... Number 4. Hindi ko lalo yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Anto, Naganyo. Number 6. Kaila General Cascolan. Class 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na ito. Your Honor, nasabi ko naman. March 29, 2022,
ay naglabas ng statement si former President Rodrigo Roa Duterte tungkol sa kanyang naging desisyon na hindi ipasuspend ang isabong. Ayon sa kanya, ay 640 million ang naibibigay nitong pera sa ating gobyerno sa loob ng isang buwan. At malaki ang naitutulong nito, lalo na nga sa naging problema na sanhi ng pandemya. Kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Ngunit noong May 3, 2022, ay naglabas siya ng utos para suspindihin ang isabong dahil sa maraming report na kanyang natatanggap tungkol sa hindi magagandang bagay na ginagawa ng iilan para lamang magkaroon ng pangbet sa laro. Sorry, I did not really realize that it would be like that. Akala ko kasi, the moving factor there was na imberna kasi ako 640 million a month. Tapos, so many billions a year because marami nag-ooperate eh. Kaya yun ang naano ko, but I realized very late and I am very sorry that it had to happen. Hindi ko akalain na gano'n. Hindi naman ako nagsusugal. I do not gamble. I do not drink anymore. Only water. May 26, 2022, ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay naglabas ng report tungkol sa ginagawa nitong imbestigasyon kay Atong Ang at sa kanyang online sabong na cockfighting firm Lucky 8 Star Quest. October 8, 2022, ayon sa pahayag ng mga otoridad, ay nagawa nilang matrace ang lokasyon ng mga cellphones ng dalawang nawawalang sabongero sa pamamagitan ng IMEI. Ngunit hindi sila naglabas ng impormasyon tungkol dito. December 19, 2022, ang pamilya ng mga nawawalang sabongero ay nagtungo sa DOJ. Samantala, ayon naman sa CIDG ay nakapag-file na sila ng complaint laban sa mga pulis na may kinalaman sa pagkawala ni Lasco. Ayon sa DOJ ay nakakita sila ng sapat na probable cause para kasuhan ng mga pulis at ang nasabing kaso ay kanila nang ipinasa sa Regional Trial Court ng San Pablo City. Sa 15 pages na resolution na inilabas ng DOJ noong December 23, 2022, ay 6 pa mga individual ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention sa Regional Trial Court ng Manila. Ito ay sila Julie A. Patidongan, Glir Codilla, Mark Carlo E. Zabala, Virgilio P. Bayog, John R. Consolacion, at Roberto G. Matiliano Jr. February 13, 2023 ay inilabas sa media ng mga pulis ang larawan ng 6 na security guards ng Manila Arena na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Kinabukasan ay inanunsyo naman ni Justice Secretary Remulla na magbibigay sila ng 6 million pesos reward sa kung sinong makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspects. Ang mga sabongeros ay halos 2 taon nang nawawala. Ngunit wala pa rin nahuhuling suspect hanggang sa kasalukuyan. Wala pa ding balita ang kanilang mga pamilya sa kanilang kinaroroonan. Mailan sa kanila ang naniniwala na makikita pa nilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantalang may ilan naman na tinanggap na ang posibilidad na patay na ang mga ito. Gayunpaman ay nananawagan pa rin sila sa ating government na gawin ang lahat para maiuwi sa kanila ang kanilang mga mahal sa buhay, patay man o buhay. Nila na pinakain na daw sa buhaya. Asa pa rin po kami na nabuhay siyang makakauwi sa piling namin. Kahit sa panaginip, no, sabihin mo, kukuhanin ka namin kahit nasaan ka. Ibalik nyo na po sila. May Diyos po tayo eh. Hindi kami titigil. Patay ka man o buhay. Kung matay ka man, nililibig kita ng maayos. Tip mo, patay na yung anak mo. Pero sabi ng puso mo, buhay pa sila, di ba? Malay mo, sa ginagawa namin ito, hindi ba yung mga anak namin yung maisalba namin? Yung mga bagong nawala, makasalba man lang sila. Nangako naman ang NBI at PNP na gagawin nila ang lahat at hindi sila titigil hanggat hindi nalalaman kung nasaan ang mga nawawalang sabongero.
Sana'y mabigyan na ng liwanag ang kanilang misteryosong pagkawala at mapanagot na ang mga may sala. Sana'y makauwi silang ligtas sa piling ng kanilang mga pamilya na halos 2 taon nang nangungulila sa kanila. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.